mabuting balita ng Panginoon ayon kay Yung parang yan ang pagkita sa Jesus ang hindi sa akin at sa namin sa kanila. Umayo kayo sa loob sa tinutang at napamalang ako sa lahat ng mabuting balita. Ang sumasampalataya at mapabinyaw ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay mapagod sa akin. Ang mga sumasampalataya ay nagtatagay ng ganito tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko yung magpapalaya sila ng mga demonyo at magkasalita ang ibang wika. Sila hindi mga ano, tumangkot man ang ahas o ilong ng laso. At gagaling ang mga istit na mapatungan ang kanilang mga kapatid. Ang mabuting balita at ipinag-inuruan ng kukusan ng ating Panginoon. At
pinamanan ko rito yung mapako siya nagbabang buhay. Kung mapako siya ng loob ng Diyos sa kanyang pag-alakay ng loob Damascus ay binawag siya ng Diyos para kanyang maging malagal. Ang kaliwanag na ako sa ay pinangalala sa atin na baguhin ang katulad ng isang bago, isang bagong virtudo ng mga mananampalataya, mamamatay tao, executioner, ay ito ay kung tawagin namin ay sa ngayon, isa ito sa mga hitma. Ito ay mamamatay tao. Siya'y nag-uutos kung sino ang kanyang paparusa, kung sino ang kanyang itutulong, kung sino ang kanyang pahirapan. In the name of God. Sa pagkantin ng kanyang buong paniniwala bilang isang Diyo. Pero siya ay binago ng Diyos. Kaya po, kahit anong namin kagalagal, pwede pala tayong pagpunin ng Diyos. Pwede tayong pagpunin ng Diyos. Pwede tayong gawin katulad ni San Pablo. Pwede tayong kanyang maging alagad. Pwede tayong mahalin sa kanyang kapangyarihan. Pwede tayo mungkot sa pangayal na ipinumamanig sa atin ng Diyos. Kahit ang mabisa, makita ko natin na ito ay may kamitata. Lalo na tayo sa isang tao, yung dati ng itinuloy na kalapan, ay siya na siya ngayon pinatawag ng Diyos. Ito yung mga tao ang pinagpapatay niya. Ito yung mga tao kanyang kinukulong. Pwede siguro isa rin sa dahilan kung bakit hindi siya nangaral sa mga Hudyo ang kanyang naging misyon ay sa mga hindi. Kasi magkakaroon ko sa mga first reaction kasi siya ay dating Hudyo. Pero alam mo na ako sa dahil kaya tinanong ng Diyos. So ano ba yung pagtingin namin sa ating sarili? Ay tinanong tayo ng Diyos. At ito yung isang dakilang yung biyaya na pinakalala sa atin sa paggawa ng buhay ni San Pablo. Ang sino man ay pwede magbago ng buhay. At paliwanag ko yung pinamanin niya ko ito sa Ebanghelyo ng San Marcos. Hallelujah! Noong si Jesus ay pakita sa mabilisan, ito po yung abdan na ng kanyang